So ito po mga kaani, ang gagawin po natin dito sa palay na ito, dadisekin po natin. Alamin po natin kung sila po ay, kung ito po ay naglilihi na. Ayan, magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas sa ating mga manunood, lalo na po sa mga magtatanim ng palay. I-update ko po kayo dito sa palaya na nilusong natin noong nakaraan. So para makita nyo, dito sa stage ng palay na ito, na nagsusuwi o sagaran ng pagsusuwi, makita nyo ano ba yung mga pinsala na patuloy na nakakaapekto habang sila ay lumalaki. So ang gagawin natin ngayon, lulusong tayo dito sa tubigan para magkamero ng analysis ulit. Check natin yung paglaki ng palay, kung may mga insekto ba, may sakit yung palay, sapat ba yung tubig na naandun sa palayan sa panahon na sila ay nagsusuwi o yung stage na ganito. Kung hindi ako nagkakamali, itong palay natin ay mga January, February. So magdadalawang buwan na siya ngayon at malapit na siyang magbuntis. So susubukan din natin na tingnan kung sila ba ay naglilihi na, kasi yun ang basis para naman maglagay na ng abonong urea. Ayan, so ang ginawa ko ngayon, siyempre, para ma-check natin, ma-monitor yung palayan, kinakailangan lumusong tayo talaga, o ibig sabihin, bumaba tayo mismo dito sa palayan. So ganun ang pag-check ng palay, hindi katulad nung iba na sa pila-api lamang. Doon lamang sila nakatayo at sinisilip-silip yung palay kung okay ba, kung green ba. Pero dito sa ginagawa po natin, actual po natin na aalamin yung kondisyon ng palay. Ayan, mapansin nyo, ang daming lumilipad na mga insekto. So makikitingnan natin, ano ba yung mga insekto na yan? Kikilalanin din natin yan. Siyempre, kung yan ay mga kaaway na kulisap, dapat mabigyan natin ng protection yung ating palay. Kung kaibigang kulisap naman, di hayaan lang natin. Ano po? So, ang isa pa, i-check din natin yung kalusugan ng palay. So, ang gagawin natin ngayon, hahaplusin natin yung palay at nang makita natin ano ba yung mga sakit na nasa katawan nila. Kasi ang normal na dahon ay dapat green na green at walang pinsala o walang tama. Katulad nitong hinahawakan ko, mapapansin nyo, green siya. Meron naman ako nakita na dahon na ayan, green siya sa puno, pero habang tumataas tayo papunta sa dulo, ayan, medyo kulay brown. So yan ay abnormal sa paglaki ng palay, hindi dapat ganyan ang dahon ng palay. Ano po? Ayan. So tingnan natin yung ibang puno pa. Ayan. Mapansin natin na yung mga dahon nasusunog yung tigkabilang dulo. At kung titingnan nyo sa malayuan ay halos lahat sila ganun. Ang pagkakaroon po ng brown sa dulo ng dahon at sa tigkabilang tagiliran ay nangangahulugan lamang na ang palay natin ay meron ding sakit. Opo, sila po ay merong bakterya o yung tinatawag na bacteria leaf blight. Kapag po ikaw ay isang ordinaryong magsasaka, hindi mo mapapansin yun. Dahil sasabihin mo ay gawa lang na kaya nagkamero ng ganyan yan, ay dahil nagtatama-tama yung dulo ng dahon ng palay. So nagkakamero ng damage. Pero sa amin po, yan po ay sign na merong bacterial leaf blight o BLB yung palay. At sa panahon po ito na malapit na pong maglihi ang palay natin, dapat po ito inaalagaan natin ng husto. So kinakailangan po na gumamit tayo ng natural na paraan para makontrol ito. Una, kinakailangan po natin na pakatihan ang palayan. Pagka pinakatihan niyo po, yung bakterya ay mababawasan.
o yung bakterya na naandun sa katawan ng palay. Kasi ang gusto ng bakterya medyo masamasa o basa, so dadami po yung bakterya. So pag pinakatihan natin ang palayan, maaalis po o mababawasan ang bakterya. Then follow up po natin na lalagyan po natin ng bactericide o fungicide copper base. So ito po ay mabibili sa mga agri supply, meron sa Shopee, meron sa Lazada. Bactericide copper base po. Kalimitan ginagamit ng mga magsasaka natin na farmer ay yung Punguran, OH, yan. Cocide, yung mga ganyan po. So ililista ko na lang po kung ano po yung pwede nyong pagpilian na brand. Pagdating naman po sa insekto, napapansin ko may mga lumilipad na white back plant hopper, pero manageable naman po, hindi po ako nakakakita ng pinsala na dulot nila. Kaya okay lang, wag na tayo mag-spray ng insecticide. Pagdating naman sa tubig, sa panahon na ito na magdadalawang buwan ang palay natin, mapapansin natin na mayroon pong tubig, mga 3 cm. So okay lang po yan, sakto lang po yan habang lumalaki yung palay natin. 3 cm na taas ng tubig hanggang sa pagbubuntis. At pag nagbuntis na, pinapanatili natin na 5 cm ang taas ng tubig. So tingnan naman natin ngayon kung ang palay natin ay naglilihi na. Kasi po, kapag naglilihi na nga, yan po ang basehan natin para maglagay tayo ng huling pag-aabono o yung top dress na ang inilalagay natin naman ay urea. Ibig sabihin po nito, itong ganitong pagkabulok ng palay ay gawa po ng insekto na tinatawag nating stem borer. Ayan po. So, ito pong stem borer, meron po akong separate videos na ginawa para dyan. At pakipanood nyo na lamang po para malaman nyo po kung paano po ito kontrolin. Sabihin, next week babalik tayo. Pero kung mapapansin nyo, meron na. Yan o, kulay white. So meron ng kulay white na parang bulak, nakita nyo sa kuko ko. Ibig sabihin, kailangan na nating maglagay ng urea within 2 to 3 days. Saktong-sakto po yan. So yun lamang po mga kaani, at update ko po ulit kayo sa susunod na pagbalik ko dito po sa palayan.